At yung mga masa, ganito yung tingin sa akin na nag-bold star lang pala ako, kubadera ako. Natingin nila sa akin, pangit yung ugali ko, hindi ako pinalaki ng tama ng family ko. Tuloy-tuloy everyday, hindi ako nakakatulong nang hindi ako sinasaktan ni daddy. You went through a phase of self-harm? Yes. Wala ko na feel. Kahit dumudugo na siya, sobrang na-down po talaga ako. Na gusto ko na din mag-stop. Grabe, yung bata mo pa, 22? Mm-hmm. 22 years old? Yes. So. Mm-hmm. Tapos nabalitaan ko, tumira ka sa States? Mm-mm. For four years time. Mm-hmm. Pero dito ka pinanganak? Pinanganak ako sa Mandaluyong pero nagstay ako sa Paranaque. Doon ka talaga lumaki? Mm-hmm. Nung bata ka ba, anong pangarap mo? Nung super bata pa ako, since yung house namin sa pinakailalim, ginawa naming church, parang Vineyard of Jesus Christ. Ang dami ko nakikita, pastor, pastora, tapos ang sasaya, nagka-clap pa. Sabi ko sa mom ko, Ma, paglaki ko, gusto ko maging pastora. Tapos tuwang-tuwa sa akin yung mga pastor. Ay, gusto ko maging pastora, ganyan-ganyan. Tapos, until gusto ko maging flight attendant naman. Nung naisip ko na okay din maging doctor para in the future matulungan ko yung mom ko, or okay din mag-law para yung income. Kasi mom ko and dad ko, business mindset. Paano mo i-describe yung childhood growing up? Mom ko, na-convert siya as born-again Christian. Habang lumalaki ako, minulat niya ako sa Christian values, na respect your parents, love God first. Yung dad ko naman, very military discipline. Hanggang pumunta ka sa States, nasa ng mami mo? Ay, hindi sinama ni daddy. Gustong-gusto noon sa mama ni mama, kaya lang sabi ni daddy, andi dito yung work mo, kailangan mo dito, andi dito yung family mo, etong mga anak natin kukunin ko para magandang future nila. Magkaroon daw kami ng blue passport. Nung time na paalis na kami, papunta na kaming airport, hindi sila makahanap ng taxi. Pinakol ng dad ko yung mom ko, humanap ka ng taxi. So habang naghahanap yung mom ko ng taxi, pinahanap niya din yung brother ko. Nauna yung brother ko maghanap ng taxi, kaya umalis na kami papuntang US nang hindi nagbabay sa mom ko. Years na simula pagpanganak hanggang pinaalis, hindi man lang kami nakabay. Yung mom ko, na-depress siya sa bahay, para siyang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kasi nawala yung dalawang anak niya. Mm-hmm. Tapos nung pumunta kami ng US, ni message man lang or call, hindi ko marinig yung boses ng mom ko. Tapos every time na mag-i-email ako sa mom ko, binabasa muna ni daddy. Strict talaga, hindi rin ako makalabas ng bahay. Kasi mga guard na nakaano, kaya feel ko yung childhood ko with my dad talagang cage. Ang lumalabas ngayon, tingin namin na kinuha na talaga kami ni daddy, tinatry kaming kuhain sa mom ko. Maltreatment na yung ginagawa sa amin ni daddy, na yung way of discipline niya, ganun, na abuse na. Kaya, paano mo ma-describe na abuse na yung discipline na ginagawa sa'yo? Nung time na hindi na kinaya ng kuya ko, tumakas siya from US. Hindi ko inamin kay daddy na alam kung tumakas si kuya. Ang ginawa niya, ninudnud niya ako sa hugasan ng plato. Tapos 1 week niya ako hindi pinakain para umamin sa kanya na alam ko kung ano, na tumakas yung brother ko. Pumasok ako sa school na parang lantay na lantay ako. Tapos tinanong sa akin ng classmate ko, "What happened to you?" Nung kunento ko sa kanya, sabi ko, "Huwag mo sasabihin kahit kanino, ha? Kasi pag sa US, masampal lang, 3 days na nakakulong yung mga parents." Ang ginawa ng classmate ko, sinumbong niya sa teacher. Tapos yung teacher, pinapunta yung dad ko, pinapa-counseling. Nung nalaman agad ng dad ko na pinapapunta siya, the next day, umuwi na ako ng Pilipinas. So, nung umuwi ka ng Pilipinas, ilang taon ka na nun? 13, 14. Pinabalitaan ako na you went through a phase of self-harm. Yes. After 2 years ata, or 1 year na, tuloy-tuloy everyday, hindi ako nakakatulong nang hindi ako sinasaktan ni daddy. Then there's one time na naalala ko, hindi niya ako sinaktan the whole day. Sobrang saya ko sa diary ko na, I feel happy this day, na hindi ako sinaktan ni daddy, na ganun. Pero every night, binabasa ni daddy yung diary ko. Then one time, nakita ko yung classmate ko, dami niyang cuts sa kamay. Tinanong namin, what did you do? Ba't mo ginagawa yun? Sabi, it feels nice, try it. Nung ako nag-try, wala ko na-feel. Kahit dumudugo na siya. Hindi ka? Wala po, wala. Yung feeling na kala mo na ilalabas mo yung pain na tinatago mo sa loob, which is an unhealthy way
to heal and to express yung mga nararamdaman mo inside. Siyempre, when you're young and you're trying to survive and cope, maghahanap ka ng ibang ways para ma-divert yung pain. Baka sobra na yung pain dito. Ito po. Kahit may pain na on the physical, mm-hmm, hindi mo pa rin maramdaman siguro nung time na yon. Yes. And umabot din ako sa time na fina-fantasize ko na paano kaya pag kunwari nasa pinaka-top kami ng building tapos nakikita ko yung paligid, normal people would say, wow, ang ganda ng view. Ganyan. Ako, iniisip ko noon, paano kaya pag namatay ka dito? Ang sarap kaya mamatay dito. Sobrang fina-fantasize ko na siya na akala ko normal lang yung mangarap sa mga ganun. Mm-hmm. Kaya nung pag-uwi ko ng Pilipinas, nung nalaman ng mom ko lahat, pinaterapy niya ako. Anong lumabas sa therapy? Kasi di ba usually, i-diagnose ka? Severe depression, trauma. Maamoy ko pa lang yung perfume ni daddy. Na-agitated na daw ako. Sabi, dyan si daddy, gumagan-ganan na daw ako noon. Paano ka napasok sa showbiz or dito sa mundo na to? Sobrang addict ko sa anime. Mm-hmm. Na araw-araw, gabi-gabi, after school, manonood ako ng anime. Nakaka-iPad na ako sa wakas, nakakapag-gadgets na ako, nakapag-Facebook ako and all. Ay, pwede ba hindi ko? Mm-hmm. And after noon, meron akong nakitang exhibit na merong mga animes, otakus na pwedeng pumunta doon. Cosplay. So pagkapunta ko doon, natuwa ako kasi pagkapasok ko, ang daming mga photographers agad doon nag-line na pinicturan ako. Kaya ginagaya ko yung mga sa cosplay ko, ano yung mga post nila, mga ano. Nung palabas na ako, merong lumapit sa akin na ABS-CBN na photographer. Sabi niya, gusto mo mag-open shoot? Gusto mo maging model? Sabi ko, yes, gusto ko. Yan, naiisip ko na, hala, magiging superstar ba ako? Yan, ganyan. Marami pang post ako sa Facebook. Nung pagka-post na sa akin, ang dami nang lumalapit ng mga ramp modeling. Nasama na ako sa Hair Asia. Then, 2 years after, yung sa mga friends ko sa mga modeling, kinol niya ako gabi yon after school. Sabi niya, gusto mo maging artista sa Viva Max? Sinurge ko, kasi lagi ako nanonood ng TV. Sabi ko, Viva Max, mga Viva Films. Sabi ko, oo, gusto ko maging artista. And the next day, may school ako noon. Pero pinush ko pa rin. From Las Piñas to QC, nag-angkas ako para pumunta dun sa manager ko. Unang pasok ko dun, pinakanta niya ako agad. Sabi niya, anong talents mo? Anong mga ano mo? Marunong ka ba umacting? Iiyak ka dun, hindi pwedeng ano. Dapat hindi ka din mahihiyain kasi pagkapasok ko, sobrang nahihiya ako sa lahat. Sabi ko, wala akong talent. Wala akong acting. Kaya nung afternoon, kinanta ko yung lagi yung kinakanta kapag naliligo ako. Yung kinanta ko, sabi niya, okay, kukall kita kapag ano na, kapag meron ng project. Then after nun, nag-start ako ng Viva, 2019. 2019 ka lang nag-start? So technically, parang sobrang halos bagong-bago pa lang. Paano mo nagawa yung sexy film? Kasi from being mahiyain to showing skin and doing love scene, paano yun? May nagko-coach ba sa'yo? Tinuruan ka ba? May workshop ba? 2 months before the movie, may workshop siya. Pero hindi siya about hubad or sexy. More on acting. Engaging with your co-actors and co-actresses. Then nung pagkabasa ko, maghuhubad yung character ko. Kinuha ko agad yung manager ko. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Ganto agad. Kaka-18 years old ko pa lang. Mom ko, pastora. Tapos ano sasabihin ng mga friends ko? Sabi niya, take it as a stepping stone. Kung ipakita mo na hindi ka lang magaling dyan at meron kang passion sa pag-a-acting mo, kung meron ka, magaling ka umacting, makikita nila yan. At malay mo, dire-diretso na yung projects mo. Kaya yung 2 months na yon, onti lang yung lines ko, pero araw-araw ko siya binabasa, araw-araw ako sumasayaw kasi yung character ko dun may sayaw, kahit di ako marunong sumayaw, gumagaling-galing lang, nanonood ako ng mga K-pop. Kinol ko din yung mom ko nung shooting na. So, anong sabi ng mami mo? Anong pangalan ng, ano mo, ng director mo, ng manager mo? Sinong nagpasok sa'yo dyan? Ba't ka nagsasabi sa akin? Akala ko nag-aaral ka. Sabi ko, ma, ano ka lang, kalma ka lang, ganyan. Pero pag nalaman mo next time na meron akong movie na ganito, huwag kang magugulat ha. Ginagawa ko na siya ngayon, no turning back na. Nung una mong panood sa sarili mo,
Ano naramdaman mo? Nung nakita mo bilang isang mahiyain, ha? Na-cringe ako! Na-cringe ako! Hindi ko kaya. Pero nung after movie, nag-call sa akin yung manager ko. Sabi niya sa akin, sabi ng director, maganda daw yung way mo ng pagsasalita ng script. Kaya may next na movie ka, ikaw naman yung lead. Movie ko daw. Sabi ko, wow, Lord, thank you. Sinabi ko agad sa mom ko. Sabi niya, sexy na naman yan. Ano naman gagawin mo dyan? Takot siya in the sense na makikilala ba ako, magiging sikat ba ako, or magfa-flop ako sa career na gusto ko. Dahil ang gusto kong kunin is doctor or lawyer. Then doon my future ako, baka dito wala akong future. But then, nung after ng second movie, nung pumutok siya at nalaman ng mga tao, parang pandemic movie, ika nga, kung sabi nila, doon niya na na-appreciate na sabi niya, okay, nakinapanood ko yung movie na yun. Mm-hmm. Pinanood niya this time. Sabi niya, may passion ka, anak. I-pursue mo yan. Basta masaya ka dyan. Masaya ka sa ginagawa mong work. Hindi ka na-drain. At as long as wala kang tinatapakan na tao, sige lang, go mo lang yun. Pero yung Angelican, di ba, screen name lang? Yes, mm-hmm, screen name. Sino nagbigay sa'yo ng name na yun? Manager ko. Real name ko is Agnes. Favorite niyang artist is Pierre Angeli. And marami daw nagsasabi sa akin na kahawig ko daw si Miss Angel Luxin. Kaya sabi niya, Angeli na lang. Angeli, tas kunin natin yung last name mo, Kang. Angeli Kang. Ano yun, Chinese? Korean. Ah, may Korean blood ka. So, half Korean, half Pinoy. Mm-hmm. Sinong Korean sa... Yung dad ko. Ah, Korean ang daddy. Ang mommy is Pinoy. Is Philippine. Akala namin yung ano is because sexy star. Di ba pag sexy star dapat medyo sexy crazy yung name? Screen name talaga na ibang-iba. So yung pala yun. Paano pag gumagawa kayo ng mga sexy na scenes? Paano ang preparation doon? Paano yung limitation doon? Paano yung like usapan with a co-actor? Kasi minsan, di ba, baka ma-carried away sa mga eksena. Hindi may iiwasan yun because you're doing passionate scenes. Mm-hmm. Nung unang movie ko, nasa isip ka, basta galaw-galaw ka lang dyan. Mas maano mo lang sa face mo na kunwari, feel na feel mo yung eksena, go mo lang. But right now na medyo nag-widen yung understanding ko sa pag-a-acting and patagal ng patagal dun ko nare-realize na nakaka-drain talaga siya, nakaka-drain na maghubad ka, but still kahit may plaster, kahit man minsan may double, yung point of view pa lang na while doing it, kailangan mentally prepared ka na yung co-actor mo, comfortable kayo sa isa't isa, and minsan nasi-stress din yung mga partners mo na kasi yung restriction, minsan bawal hawakan sa dibdib or hanggang bewang lang or dito lang. May time ba na you felt na taken advantage ka? Yes, a lot. Lalo na mga last movies ko. Kasi diba, makikerry the way kasi intense yung eksena yung ginagawa. Minsan mawawala na sa sarili because it's very physical. May times na habang naka-plaster, natatanggal yung plaster kasi tumitigas. Tapos bago pa mag-take yung direct, hinahalikan na ako. After mag-take, hinahalikan pa rin ako. So ano gagawin mo? Ako, nasa isip ko, basta one take. Go mo na. After nun, doon ako magre-reklamo kay Direk. Sabi ko, Direk, nakita mo ba na ganito, ganyan? Sabi niya, oo nga, nakita ko. Ikaw, bilang isang babae, paano mo nahihiwalay yung trabaho tsaka dun sa real? Ito talaga ako. Trabaho lang yan. Pag work, nasa isip ko talaga, work to while doing the scenes. Maraming tao lagi kapag sexy scenes, cameraman siguro, 2, 3, may audio pa, dandiyan pa yung director. Kaya never po ako na-carried away. Pag sinasabi nila yung ganun, tinatawag na, nililabel na sexy star, bold star, anong nararamdaman mo? Nasanay din ako na, siguro nga, bold star ako, sexy star siguro ako. Pero pag in-mention ko siya sa mga ibang tao, sabi, hindi, actress ka. Binigay lang yan sa'yo as a project, pero marunong ka umacting. Kaya mo magbigay, actress ka. Ano yung nagiging reaction nila when they see you in person? Thankful ako na pag nakikita ko ng mga tao, hindi nila ako nakikita as bold star. Kasi pag nakikita lang ako, si Angeli, pa-picture, pa-shoutout, pa-ganyan. Pero pag nakikita ko sa mga comments, may mga ibang bashers na minsan nagme-message pa sa family ko na pinalaki daw ba ako ng tama, kung bakit yun, ba't ko yung ginagawa. But as of now, wala pa naman akong... Na bad encounter, yes. In person. May nag-away sa harap ko yung mag-asawa.
Hindi nga! Ay, nabukayo. Nabukhelya si Mister ng asawa. Bakit? Anong ginawa ng asawa? Bumibili ako sa store noon, tapos yung asawa niya nagpa-picture sa akin. Pagka-picture sa akin, pagkabalik niya, binatukan siya ng asawa niya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Bakit ka nagpa-picture dyan? Naano mo yan naman, ganyan. Dire-diretso, hindi, ano ba nagpa-picture lang ako? Over ka naman. Yung parang sobra-sobra lang gusto nag-away. Pag nag-away sila, anong ginawa mo? Wala, ano, nag-walkout na ako. Hindi ko alam anong gagawin. Yan pala, ginagawa, pag past time. Napa. Baka mamaya, ako pa yung mag- Oh, eh trabaho lang, walang personalan, kay Mrs. So minsan may mga ganong incident. So paano mo hinahandle yung online comments? Nung first sad ako na sabi ng mga tao sa industry, ganito yan, it's a form of art, it's a craft, like music, doing it. Bakit yung mga masa, ganito yung tingin sa akin na nag-bold star lang pala ako, kubadera ako, na tingin nila sa akin, pangit yung ugali ko, hindi ako pinalaki ng tama ng family ko. And may times din na as pastore, mom ko, sinasabi nila, ganyan ka ba? O parang yung sinasama na yung religion. Sobrang na-down po talaga ako, na gusto ko na din mag-stop. Pero naisip ko na, pag nag-stop ako, tatatak na sa mga tao na ganito lang talaga ako. Paano mo sinasagot or hinahandle yung mga tao na sasabihin, oh, akala ko ba born again Christian siya? Bakit siya gumagawa ng ganitong klaseng mga pelikula? Yung mom ko is a very open-minded person. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano, hayaan mo sila. Basta masaya ka sa ginagawa at mo, wala kang tinatapakan na tao. Bakit hindi ko patunayan sa kanila na I'm more than this, na kaya ko din umacting. At kunin ko tong blessings na to, na project na to, as a stepping stone talaga. So, paano mo hinahandle kapag nakaka-receive ka ng indecent proposal? Pinupost ko pa yung mga taong nag-gaganon. Ini-expose mo sila, ha? Ma-expose kayo. Napapahiya sila. Okay. Sobrang nadi-disrespect ako noon kasi I'm doing my work professionally. Marami din pala sa mga ibang sexy artist na ganun din na nakaka-ano ng indecent proposal. Hanggang sa one day naisip ko na as long as hindi ko naman talaga ginagawa, huwag na, hayaan mo na sila. Baka nagpapapansin lang din. Pero like a normal day for you, ano lang gusto mong gawin? Sleep as much as possible. Ako matulog ka na matulog pagkabata. Ano? Tama yan. Ano? If Sundays, church, after church, family bonding, pagka-uwi, workout, pag bago matulog, tinatry ko magbasa pa rin ng books. Pero if there's one thing na gusto mong malaman ng mga tao about Angelica, ano yun? I'm very different from the people that are seeing as a sexy figure na brave, ganon, fighting spirit, ganyan-ganyan. Tapos pag magsalita, ano, palaban, ganon. Super different po ako as that. Pero ganito po ako. Mahinhin talaga siya in person. Pag sinasabi naman ng mga tao ngayon na ikaw ang Viva Max Queen, ano yung feeling ng ganun? Up until now, hindi ko pa rin maano na. Pero yun yung tawag sa'yo, ikaw ang Viva Max Queen. Very happy na honored ako na, hala, ganun na yung tingin sa akin ng mga tao. Pwede yung tawag nila sa'yo sa Viva Max. Ang saya na, ganun yung tingin sa akin nila. Kahit sa sarili ko, hindi ko tingin yung sarili ko na, ay, ako pa rin to at first. But I'm thankful na sobrang ganun tingin sa akin ng mga tao. How long do you see yourself doing sexy films? I'm happy right now na na-crossover ko na yung mainstream. At sana dire-diretso na yung blessings ko dito. Pero kung magbibigay sa akin si Viva ng magandang project, then why not? Why not ka rin? It's still a blessing. Pag sinabi nila yung Angelicang na name, ano yung gusto mong maisip ng mga tao sa'yo? A person who never gives up. And etong pagsisexy ko, tingin nila pag nagsisexy is ganun lang. I'm more than that. I'm not just a body but a brain too.